Magandang araw. Nandito na naman tayo sa bago nating pag-uusapan kung paano sa Gcash tayo makikita natin kung magkano na ang na-invest natin. Kasi nag-invest ako 1 year and 5 months dati. Titignan natin kung ilan na yung tinubo natin, no, sa G-invest natin using Gcash. Okay, so simulan na natin. Bago tayo pumasok dito, no, please like and subscribe muna ang ating channel. So ngayon, click lang natin tong Gcash icon natin sa phone. Tapos ilagay lang natin ang ating PIN. Ayan, nakapasok na tayo. Okay. So then click lang natin itong ating G-invest, no? Ito nasa right side. Click lang natin 'yan, G-invest. Tapos click natin 'to sa lower left, itong G-funds. Kasi itong tatlo na 'to, bago lang 'yan, no? So ito tayo itong click natin 'to. Click natin 'tong G-funds sa lower left. Ayan. So makikita natin ang ating nakuha ay 92 pesos lang, no? 92 pesos and 96 pesos. Ay, cents. Eh, ang ininvest natin dyan dati, 1 year and 5 months ago, ay 100 pesos. So, hindi ko pa rin nabawi yung puhunan ko. So, wala talaga, hindi ko pa nabawi, no? Honest review to, no? So, papatunayan ko sa inyo. Ito, makikita natin, no? Kung kailan ko siya tinanansak. So ito makita natin 92 pesos lang and 92 cents. Well, hindi tumaas, 100 yung ininvest ko diyan dati. Tingnan natin, click lang natin itong invest transaction history. Ayan. Makikita natin na 2021, no, ng June ko binili 100 pesos. Hanggang ngayon hindi pa rin tumubo. Okay? So ganun talaga. Pero tama naman yung prediction ko kasi tinignan ko lang. Kaya 100 pesos lang, maliit lang ang ininvest ko noon. Mabuti na lang, hindi ako nag-invest ng malaki. Okay? So, click na natin itong back. So, yun guys, no? So, honest review, hindi tumubo yung ating 100 pesos na ininvest, no? Na 100 pesos, 1 year and 5 months. So, nakakapanghinayang pero okay lang naman, maganda dito kasi natututo din tayo, no? So madami kasing klaseng investments din dyan, eh. So click lang natin tong view investment products, itong blue. Tapos yan, makikita natin, no? So itong BPI saka itong dalawa, BPI Global Multi Asset saka BPI Stock Index Fund, parang tie up yan sila sa BPI, no? So bago lang yan dalawa. Actually, maraming bago dito, eh. So, pag dinown natin to, dinadown natin yan, no? So, ito yung ininvestan ko, Atram Philippine Equity Smart Index Fund, no? So, yan, 92 pesos. So, magre-reflect naman dyan yung ininvest natin. Okay, so, yun lang guys. So, sa next na video natin, no, tuturuan ko kayo paano bumili ng mga asset dito, no? Mga index fund, paano bumili sa ating G-invest, okay? Kasi actually itong BPI Global Multi Asset, ito yung may dividend earnings. Ibig sabihin niyan, buwan-buwan binibigyan ka ng kita. Pero usually pero nasa 1,000 kasi minimum diyan, no? So sa next video natin gagawin natin 'yan, ha. So okay guys, back na tayo. Thank you ulit sa pakikinig.